Okay, this episode first, Frankie, pag-uusapan naman natin paano maging beginner surfer. So, maraming stages para maging surfer talaga. So, pag-uusapan lang natin today is yung stages ng pagiging beginner surfer. Step 1, go to any surf school na accredited ng locals. Mapasisa man yan, ASRAI, LUSC, or kung ano man yung local surfing organization na nag-accredit ng surf school. So, anong una-una mong gagawin dun? Mag-hire ng local surf coach. Normally, ang ginagawa ng mga bago is nag-hire sila ng local surf coach o kaya naman, nagre-rent sila ng sarili na lang board para makatipid. Pero para sa akin, mas importante na kumuha ka ng surf coach kasi tuturuan ka talaga niya ng basics. Mas mabilis kang matututo with a surf coach compared to learning how to surf on your own. For me, mas maganda yun para ma-pinpoint niya kaagad kung ano yung mga mali mo. Ina-expect ng mga tao palagi makakuha sila ng tube na alon. Malayong malayo pa yun talaga sa mga beginners, as in malayo pa. So, ang expect mo dito is nasa white water ka lang, itutulak ka nila. And ang goal mo is para makuha kung ano yung feeling ng stoke. Ang hirap siya explain kung ano yung stoke. Pero pag na-experience mo siya, napa-experience sa'yo ng surf coach mo yun, yun yung hahabol-habulin mo. So yun yung goal. Kailangan mong ma-experience yung stoke. Ang step 2 natin is get 2 or 3 more lessons. Importante yun kasi ang coach mo yung magsasabi sa'yo kung kailangan mo na bang mag-graduate sa white water to line up. So pag nakita na ng surf coach mo na pwede ka na sa lineup, yun yung ibang klaseng stoke. Yeah. Alam mo na yung feeling ng stoke, alam mo na kung ano yung stoke. Ipapa-feel pa sa'yo ng coach mo na meron pang mas magandang level ng stoke doon. So yung stoke level mo medyo tumataas na tumataas. Ano ang goal mo doon? Mas stoke ng paulit-ulit. Ibig sabihin nun, makakuha ka ng maraming waves, longer paddles, pero mas masayang pag-surf. So, yung step 3 natin, dito mo na mapapansin na nasa step 3 ka. Pag on a monthly basis, bumabalik-balik ka, tapos naging twice a month, tapos naging weekly basis, nandun ka. Merong alon, walang alon, nandun ka pa rin. Tapos, tumatambay ka na rin sa surf school. Tapos, minsan, napagkakamala ka ng surf instructor. This time, okay lang sa'yo maging maitim. Yung first surfboard mo, nabili mo na. Dito sa step 3, mamimit mo na rin yung unang-unang mong surf crew. For sure, parehas kayo ng mga goals. Kaya kayo magiging surf crew kasi parehas kayo ng level. Ang ginagawa na sa'yo ng coach mo nun is dinadala ka na sa lineup. Tinuturuan ka ng magbasa ng alon ng surf coach mo. Pero, tinaguide ka pa rin niya kung ano yung kukunin mong alon. So, ang goal mo dito is to paddle for your own wave. Guided by your surf coach. So, ituturo niya kung ano yung magandang alon na kunin mo, saan ka pepwesto, sasama ka niya dun. Tapos, kung nag-move man kayo dun sa lineup, dadani ka niya dun sa tamang pwestuhan, dun sa pinaka-peak. Pero, pinaka-target mo talaga dito is to paddle for your own wave. Medyo matagal bago mo makukuha yun. Pero, pag nakuha mo na yung first wave na ikaw lang ang nag-paddle, ibang level yun. Kasi, masarap talaga. Kasi masarap pa nga balibalikan din. So, pag nakuha mo na yung first wave mo na hindi ka tinulak, kasi ikaw lang ang pumadil, tingin ko, graduate ka na sa pagiging beginner surfer. Congratulations! So, yun lang yung step 1, 2, 3 sa pagiging beginner surfer. So, intermediate, siguro gawa tayo. Okay, so kung sa tingin mo may namiss ako sa pagiging beginner surfer, comment mo na lang yun. Alright, ganun lang. Sige, bye!